Magandang umaga at ito ng update natin dito pa rin sa binabantayang si Typhoon Kiko as of the 11 AM Bulletin ngayong araw ng Sabado, September 11, 2021. So makikita natin dito sa ating satellite image rin na ito nga yung bagyong si Kiko habang ito ay bumabaybay pa rin dito sa mga isla ng Babuyan at Batanes area. At sa ngayon nakikita natin na dahil nga itong bagyong si Jolina ay tuluyan na nga lumayo ng ating bansa at papunta na ng Vietnam area. Ang habagat ngayon ay nahatak na o na-enhance na nitong si Bagyong Kiko. At kaninang 8:30 ng umaga, ito ay tuluyan na nga nag-landfall o tumama sa kalupaan over the Ivana Batanes area. So dito natin siya nakikita sa may Batanes area nga unang tumama itong bagyong si Kiko. And as of 10 AM today, ang bagyong Kiko ay tinatayang nasa coastal waters na ng Itbay at Batanes at may taglay na nahanging aabot ng 205 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na pwedeng umabot ng 250 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil pa rin sa bagyong Kiko, nakataas pa rin ang bagyo, babala ng bagyo bilang 4 dyan pa rin sa probinsya ng Batanes. Samantalang babala ng bagyo bilang 3 naman na nakataas sa northeastern portion ng Babuyan Island at signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands. At signal number 1 na nakataas ngayon dito na sa northern portion ng mainland Cagayan, which includes ang mga munisipyo na Santa Ana, Gonzaga, Lalog, Gataran, Lasam, Alapakan, Santa Teresita, Bagway, Apari, Camalanigan, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, at Santa Prasedes. Ganito nakataas to sa northern portion of Apaya, which includes Flora, Punto, Luna, Santa Marcela, at Kalanasan. At dito sa northern portion ng Ilocos Norte, which includes ang Pagudpod, Adams, Dumalneg, Bintar, Bangi, at Burgos. Ito yung natin nakikita ang forecast track dito kay Bagyong Kiko. So by tomorrow morning, ito ay inaasahan natin na sa layo ng 295 kilometers north of Itbayat, Batanes. So makikita natin, after nga nitong tumama rito sa probinsya ng Batanes, ito ay kikilos na ng pangkalatang direksyon na Hilaga at papalapit dito sa eastern section o eastern part ng Taiwan area. And by Monday morning, ito ay nasa layo ng 875 kilometers north of Itbayat, Batanes. At nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ikita natin ang crucial pa rin for our folks or duwarado sa mga kababayan natin dyan sa Hilagang Luzon ay ngayong Sabado at Linggo. Pagdating ng Lunes, we're going to expect a generally improving weather condition dyan pa sa mga areas na hinagupit nitong bagyong si Kiko. At nakataas pa rin ang gale warning natin dahil nga sa enhancement ng bagyong Kiko dito sa ating habagat. Nakataas ngayon ang gale warning natin dito sa mga baybay ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at ang western coast ng Palawan. Patuloy natin pinapayuhan at pinapaalalahanan ng ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan nating mga malalaking pag-alon. Pag itong ang bagyong Kiko ay tuluyan ng kumilos papalayo ay dahan-dahan din na manghihina itong epekto nating habagat at sa mga susunod na araw ay maaari na tayong magbaba ng ating gale warning. At meron naman tayong inaasahan na moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalo na karagatan sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan. Ano ang ating inaasahan? So pagdating naman sa ulan, si Typhoon Kiko on the next 24 hours ay magdadala ng heavy to intense wind at times torrential rains dyan pa rin sa probinsya ng Batanes. Hanggang ngayon ay binabayo pa rin sila ng malakas na ulan at mabigat ang buhos na ulan at malakas na bugso ng hangin dyan sa may Batanes area. Samantalang moderate to heavy with at times intense rains naman ang inaasahan pa rin natin dyan sa Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayo at Kalinga. Dahil nga itong rain bands o yung cloud bands na dala ng bagyong Kiko ay may kalakihan at naaabot pa rin ito ang dulong hilaga nga ng Northern Luzon area, kaya inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan hanggang ngayong araw.
Samantalang southwest monsoon o itong ating habagat na hinihila nitong bagyong si Kiko ay magdadala pa rin ng moderate to heavy rains dito sa Kalakang, Maynila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan at ang nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin ng ating pinabayo at maging alerto ang ating mga kababayan, especially sa mga naninirahan sa mga flood at landslide prone areas, sa mga magiging posibleng epekto ng mga pag-ulan na inaasahan natin within the next 24 hours. Sa coastal waters naman, inaasahan pa rin natin ang storm surge height na pwedeng umabot ng about 2 to 3 meters within the next 24 hours doon sa mga areas nga sa Batanes at northeastern Cagayan including the Babuyan Islands. At meron pa rin tayong inaasahan na daluyong aabot ng 15,000 metro, dyan pa rin yan mararanasan sa mga areas na merong signal number 2 at tataas. Dito naman sa ating track and intensity ng Kiko. So inaasahan natin na itong Kiko ay lalapit dito sa Itbayat, Batanes within the next 3 hours. At inaasahan natin na lalabas ito ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Lunes. Samantalang inaasahan natin na na-reach na ng bagyong Kiko ang kanyang peak intensity at 215 kilometers per hour at ito ay bahagyan ng ihina hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang next update natin dito kay bagyong Kiko ay ilalabas natin mamayang alas 5 ng hapon at patuloy pa rin kaming sundan sa aming mga Facebook, sa aming social media ko sa Twitter at Facebook at the West underscore Pag-asa para sa mga rainfall warnings and advisories na ilalabas natin mga kasamaan, especially on the NCR PRSD at sa Northern Luzon PRSD dahil nga dito sa epekto ng habagat at ng ating bagyong Kiko. Mag-subscribe sa aming YouTube channel sa DUSD Pag-asa Weather Report at palagi ang bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat.